ang mga hayop na talagang ingat na ingat tayo sa paligid nila. Bawal mag-ingay, bawal din silang hawakan, bawal ding kunan ng flash photography. Kami rin sa mga gagmasan, guys, oh. Kaya marami ang umalma sa videong ito. Guys, sorry guys. Isang content creator, may hawak-hawak na tarsier. So, Ako ano isa. Ang isa namang tarsier na nakakapit sa halaman, kanila ring napagdiskitahan. Smile, baby! Smile! Smile, baby! Ang komento ng publiko, pinaglaruan ang mga Philippine tarsier. Bagay na bawal na bawal. Unta, wala nang itandog ang tarsier kay dali lang mas test ng tarsier. Smile, baby! Smile! Naugot ko atong vlogger nga na guha sang tarsier. Ilahang di bugal-bugalan ba? Wala nila dapat gialag. Babayan lang nila sa puno sa kahoy. Dapat mapuntahan sa Mindo para maparusahan. Smile! Sino ang hindi man lalaki ang mata sa isyung ito? Marami niyan sa Bohol at kahit pala sa South Cotabato sa Mindanao, kung saan may dalawang tarsier na inuwi ng dalawang vloggers. Tinutakti tuloy sila ng puna. Ang video hindi kuha sa Bohol kung saan maraming tarsier, kundi sa bayan ng Polomolok sa South Cotabato sa Mindanao, kung saan matatagpuan din ang ikalawa sa pinakamaliit na primate sa buong mundo, ang Philippine tarsier o Carlitos cirecta. Ang mga tarsier nasa 3.5 hanggang 6 inches lang, sinlaki ng palad ng tao. Itong mga tarsiers natin, unique sila among other animals. Nag-evolve sila para magkaroon ng malalaking mata. Ginagamit nila to basically para makapag-hunt. Meron silang nocturnal lifestyle, active tuwing gabi. So, ako ano isa. Ang kumuha ng video ang caretaker ng lupa na si Ryan. Umaga raw nitong April 6 nung puntahan nila ng pinsan niyang si Sammy ang lupang pag-aari ng kanilang kamag-anak para magtabas ng puno. Kailangan namin yun istabasin para malinis siya tapos tamnan. Hanggang meron daw silang narinig. Yung pinsan ko, sabi niya, mayroong sumisigaw. At sa puno, may nakita silang nakakapit na hayop, mag-inang tarsier. Ganito po kalayo, sa baba kami nagtabas, tapos nandun sila sa taas. Hindi namin natabas yung baba kasi nandun sila sa taas, baka matamaan. Kasaka namin kinawa po. At dahil hilig daw ni Ryan na i-video ang buhay niya sa probinsya, sabi rin sa mga gagmasan, guys, oh. Sabi ko, wait lang, kunin natin yung video. Nasiyahan na kami sa pag-video ko. Sabi ko, hawakan mo yung isa, akin na tong isa. Guys, sorry guys. Tahimik lang talaga siya. Hindi siya umiyak. Yung isa maliit, sing laki ng mouse. Tapos yung mukha niya, unggoy. Tapos pag tumingin sa'yo, lagi siyang naka-smile. Cute talaga siya. Yung nana niya, ganun din. Ang lalaki sa video, si Sammy, nakagat pa ng hawak nitong tarsier. Paak niya? Hindi naman po dumugo. Sabi ko, huwag mong higpitan, dahan-dahan lang. Smile! Ang magpinsan, inuwi muna ang mga nakita nilang tarsier. Well, ito guys. Grapas, guys. Ang baby niya, guys. Ayan. Matapos mapakain, agad naman daw nilang pinakawalan ang mga ito. Nakawalan ko na, guys. Doon lang sa likod bahay ko rin pinakawalan. Gusto ko lang po kasi silang i-rescue kasi wala po silang maanuhan na doon na area talaga. Kasi dinimulis na namin yung area nila doon eh. Wala talaga akong intention manakit. Pero sa mga in-upload na video ni Ryan, guys, sorry guys. Walang natuwa. Smile now, vlog now, kulong later. Pakialamero, hindi dapat ginagalaw ang mga tarsier.
Dapat aksyonan agad yan ng DENR. Ang mga tarsier kasi, napaka-sensitibong hayop. Ang mga tarsiers natin, requirement nila para mabuhay ay isang malaking-malaking area kung saan makakatalon sila at makakahanap ng pagkain. Kung sila i-confine mo sa isang maliit na space, mahihirapan silang gumalaw. Hindi yun natural. Meron tayong tinatawag na zoocosis or parang psychosis na nade-develop ng mga hayop kapag nasa captive setting sila. Itong ganitong klaseng condition, pinoforce yung mga tarsiers natin sa mga ayaw nila basically. At doon sila nasistress. Ang ilang mga tarsier nga kapag na-stress, inuuntog ang kanilang ulo. At dahil manipis lang ang kanilang bungo, kanila itong ikinamamatay. Pagka kinakategorize siya, whether endangered or threatened or near threatened, hindi lang population yung basis. Tinitingnan din syempre kung ano yung mga threats dun sa lugar. Kung very prone sila sa poaching. Katunayan, sa tarsier sanctuary na ito, sa bayan ng Tupi, sa South Cotabato, pahirapan ng makahanap ng tarsier. Hindi natin maikaila na medyo yung forest cover natin, yung mga kagubatan, lumiliit. Factor is land conversion, the need for farming or agricultural purposes. Yung mga human settlement natin are getting close to the forest area. Yung presence ng tao, medyo nagagambala yung mga animals natin. Smile! Sa mga nakalipas na taon, sunod-sunod na ang naitalang human tarsier interaction sa bansa. April 2020, may mag-inang tarsier na na-rescue sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Noong September 2022 naman, isang tarsier ang naligaw sa isang classroom sa Cagayan de Oro City. At nito lang buwan, isang wala nang buhay na tarsier ang natagpuan sa kalsada ng Katbalogan sa Samar. Alarming yon because it sends a very wrong signal. Yung awareness raising, kailangan consistent yan. Tumakamok. Ako ano isa. Nakarating sa tanggapan ng Pulumulok Municipal Environment and Natural Resources ang viral video. Ang office po pumunta doon to conduct investigation and verification regarding that issue. Afterwards, i-endorse po namin sa PENRO po at saka region office ng DNR. Kami rin ay nabigla. Parang talaga minamaltrato. This very disturbing yung video kasi parang pinaglaruan eh. Smile, baby! Smile! At nito lang Webes, formal na nilang sinampahan ng kaso, sina Ryan. Ang nakita namin sa nangyari is violation of Section 27 of RA 9147, the Wildlife Act. Kasi may maltreatment nga at saka may possession. Ang penalty, it's a range between 1 month and 1 day to 6 months. Plus, a fine of 5,000 to 50,000. Smile, baby! Smile! We're trying to look into the violations of NIPAS Act because during the interview, it was discovered na nakuha ito nila doon nangyayari sa protected area. May clearing operation. Smile! Kakapanlumo na nangyayari yon. Parang natutuwa pa sila dun sa ginagawa nila. Dapat parating makukol yung attention nila o ng mga netizens natin sa ganung maling practice at hindi nila dapat i-encourage yung mga ginagawa ng mga vloggers para lang makakuha ng views. Nagbigay sila ng letter sa akin para sagutin po yung mga anomalya na nagawa ko. Explanation yung hinahanap nila. Tanggapin ko na lang kung mapaparusahan talaga ako, kung hindi talaga makaya na masitil talaga yun. Sorry din po sa mga abala sa kanila sa DNR. Siguro pag makakita ako noon ng mga wild animals dito, hindi ko nagagalawin siguro. Hayaan ko na lang sila. Kailangan maging responsable na ako sa pagbablog. Kung sakaling maka-encounter sila ng mga wildlife, surrender immediately to the nearest DNR. Guys, kita me guys. Tumakamok. Smile, baby! Smile! Smile, baby! Tunay ngang nakamamanghang makakita ng Philippine tarsier. Kakaibang uri talaga sila ng hayo, pero lagi pong tandaan, isipin muna ang kanilang kapakanan. Huwag silang paglaruan. Hindi laging for the content lang.